Lihim na mayaman. Kabanata 12:27. Ang mga itim na kristal ng yelo ay kumakalat na parang tubig, at lahat ay umatras. Pahinga. Isang hakbang pasulong si Alexander Yang. May hawak siyang bato na tila bola ng apoy sa kanyang kamay. Sa isang galit na dagandong, isang gintong apoy ang biglang lumitaw sa bato. Ang nagninangas na gintong apoy ay mabilis na naging haligi ng apoy, na sumasakop sa 12 dosenang talampakan sa paligid ni Alexander Yang. Pagkatapos, ito ay naging 2 buhawi at sumugod patungo sa itim na ice crystal. Dugo ng Golden Crow. Ang kakaibang bagay na ito na nakuha ni Alexander Yang mula sa pagpatay kay Gan Laosi ay higit na lumampas sa lakas na ipinakita ni Alexander Yang sa mga kamay ni Gan Laosi. Hindi gaanong kabuluhan. Si Dong Feng Qing Mo ay tumawa sa pang-aalipusta. Nakilala rin niya ang bihirang bagay sa kamay ni Alexander Yang, ang Golden Crow Blood. Kahit na ang Golden Crow Blood ay itinuturing na mahalaga, ito ay medyo mababa pa rin sa pambihirang bagay, ang Nether Stone. Isa pa, nagkaroon ng malaking gap sa kanilang dalawa. Ang agwat sa pagitan ng kanilang cultivation realms ay hindi isang bagay na maaaring mabawi ng isang bihirang bagay. Oo naman. 2 haligi ng apoy ang bumangga sa itim na ice crystal, na parang bumangga sa bakal na plato. Ang mga itim na kristal ng yelo ay hindi gumagalaw, ngunit ang harap na dulo ng 2 haligi ng apoy ay dahan-daang naging itim. Ang apoy ng Golden Crow, na kahit na ang Heaven Immortals ay nahirapang harapin, ay nagsimulang maging itim at na-freeze ng mga itim na kristal ng yelo. Isang Earth Immortal lang, kahit na nakabisado niya ang isang pambihirang item, paano siya magiging katapat nating mga Heaven Immortals? Ninunuyang umiling at sinabing, "Humph." Kahit gaano kahanga-hanga ang talento ni Alexander Yang, hindi niya mababago ang kinalabasan ng labanan ngayon. Puno ng Schadenfreude ang mukha ni Si Zuan. Gayunpaman, nang makita ni Alexander Yang ang eksenang ito, walang bahid ng gulat sa kanyang mukha. "Sinusubukan mong talunin ako gamit ang kaunting yelong ito." Biglang nanlaki ang mga mata niya habang gumagawa ng selyo gamit ang mga kamay niya at sumigaw. "Bumangon ka." Ang imahe ng isang Golden Crow ay lumitaw sa likod ni Alexander Yang. Sa paligid ng apoy, may isa pang uri ng itim na apoy. Ang itim na apoy ay walang kapantay na init. Sa sandaling lumitaw ang mahiwagang apoy na ito, ang temperatura sa paligid ay agad na tumaas ng 12 dosenang degree. Ang isang bahagi ng haligi ng apoy na tinataka ng yelo ay unti-unting natunaw. Isang nagngangalit na apoy ang nag-apoy sa kawalan, at mabilis itong lumabas, nakaharang sa pagkalat ng itim na kristal ng yelo, na naging dahilan upang magulat ang lahat. "Ha!" Sumilay ang pagkagulat sa mga mata ni Xuan Yuan Baishi. Ang lakas na ipinakita ni Alexander Yang ay naging kwalipikado na sa kanya na umabant sa Heavenly Immortal Realm. Kapag ang isang peak na Earth Immortal ay humipo sa hadlang ng Heavenly Immortal Realm, pipinuhin niya ang kamanghamanghang bagay at hahayaan itong sumanib sa kanyang Heavenly Immortal Realm. Dahil sa kasalukuyang antas ng pagpipino ni Alexander Yang sa Golden Crow Blood, hanggat binibigyan siya ng 20 taon ng pag-iisa, tiyak na magagawa niyang baguhin ang kamanghamanghang bagay sa isang apoy na domain at tumungo sa Heavenly Immortal Realm. Kung hindi mamamatay si Alexander Yang sa labanang ito, tiyak na makokontrol niya ang isang panahon sa hinaharap. Hindi siya magiging mas mahina kaysa sa Immortal Qing Liu. Umiling si Xuan Yuan Baishi at sinabing, "Napatulala rin ang iba sa kanila. Kahit na 10 milya ang layo nila kay Alexander Yang, ramdam pa rin nila ang nakakatakot na apoy sa paligid ni Alexander Yang. Kung sila ang nasa kanyang sapatos, sila ay nasunog sa apoy ng apoy. Matandang ninuno, maaari bang manalo si Alexander Yang?" Tanong ni Xuan Yuan Xiaoshu sa mahinang boses. Umiling si Xuan Yuan Baishi at sinabing, "Kung ito ang trump card ni Alexander Yang, tiyak na matatalo siya sa labanang ito. Ang Heaven Immortals ay may higit pa rito."
Bang! Nakikita lamang ng lahat ang itim na ice crystal at ang napakalaking apoy na nagni-neutralize sa isa't isa. Walang sinuman ang maaaring gumawa ng anuman sa iba. Ang paligid na walang laman ay patuloy na nabasag at muling naayos bago muling nabasag. Sina Alexander Yang at Dongfang Qingmo ay hindi nagpakita ng anumang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang madilim na kulay na apoy ay gumulong pabalik at naging isang napakalaking dragon na apoy. Ang itim na yelong kristal ay hindi mainit o mainit, at dahan-dahan itong umatake sa dagat ng apoy. Alexander Yang, paulit-ulit mo na kung Jin ulat. Sa kasamaang palad, iyon lang. Tinapakan ni Dongfang Qingmo ang itim na ice crystal at malamig na sinabi, "Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang pagkakaiba ng Earth Immortal at Heaven Immortal." Kasabay nito, iwinagayway ni Dongfang Qingmo ang kanyang kamay at sumigaw, "Maghiwa-hiwalay." Nang umalangaw-ngaw ang boses na ito, naramdaman ng lahat na parang tumigil nga ang mundo. Parang may pinindot ang stop button sa isang pelikula. Sa East Greenwood bilang sentro, sa loob ng radius na 10 kilometro, ang lahat ng buhay, kabilang ang mga halaman, tao at mga espiritong hayop, hangin, ulap, at maging ang spiritual energy formation, ay tumigil sa paggana. Para silang nagyelo sa sandaling ito. Ang dagat ng apoy na pumuno sa langit ay naglaho rin sa isang buntong hininga. Kahit na hindi nila maigalaw ang kanilang mga mata, ang kanilang mga kamay, at ang kanilang mga balikat ay hindi maitaas, naiisip pa rin nila sa kanilang mga puso. Hindi man lang nila mapalitan ang kanilang mga ekspresyon. Maraming mga batang magsasaka ang hindi nakaintindi. Gayunpaman, ang mga mukha ng mga matatanda ng iba't ibang angkan at Xuanyuan Baishi ay nagbago lahat. Sinabi ng isa sa mga elder ng Xuanyuan clan sa pagkabigla. Ito ba ang tunay na Heavenly Immortal Realm? Ito ba ay talagang sumasaklaw ng 5 kilometro? Ang lakas ni Dongfang Qingmo ay talagang umabot sa antas na ito. Ang mga eksperto sa Heavenly Immortal ay bumuo ng kanilang sariling domain. Sa loob ng domain, maaari nilang sugpuin ang Yuan Dixon sa loob ng 1 kilometro. Pagkatapos maging isang celestial immortal, magiging lubhang mahirap na palawakin ang kanilang mga domain. Sa ngayon, ang domain ng Eastern Greenwood ay hindi bababa sa 10 kilometro. Amph! Binuksan din ni Xuanyuan Bai ang kanyang domain at pinrotektahan ang grupo ng mga junior sa loob nito. Sabi niya, "I escort ko muna kayong lahat." Medyo nalampasan ng lakas ni Dongfang Qingmo ang aking imahinasyon. "Ancestor, hindi ka rin kakampi ni Dongfang Qingmo." Nag-aalalang tanong ni Xuanyuan Xiaoshu. Kung inamin ni Xuanyuan Baishi na mas mababa siya kay Dongfang Qingmo, at mayroon pa ring Songyang nanlilisik sa kanya ng may pag-iimbot, si Alexander Yang ay nasa panganib. Dongfang Qingmo dapat ay nakakuha ng maraming pagkakataon sa mga taon na ito. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa Mid-Heaven Immortal Realm. Wala akong kumpiyansa na pigilan siya. "Paalisin ko muna kayo, tapos makaka-atake na ako ng buong lakas," sabi ni Xuanyuan Baishi sa malalim na boses. "Pahinga." Nang malapit ng ihatid ni Xuanyuan Baishi ang mga junior na ito, narinig niyang dahan-dahang naglabas ng salita si Alexander Yang mula sa kanyang bibig. Sa sandaling binigkas ang salitang ito, ito ay parang biglang pumalakpak ng kulog. Muling lumitaw sa kanyang katawan ang anino ng Golden Crow. Ang anino ng Golden Crow ay winisika ng mga agos ng liwanag ng bituin, na nagmistulang buhay ang Golden Crow. Sa sandaling ito, may mga daloy ng itim na daloy ng hangin sa itaas ng Golden Crow, na naghihiwalay sa kapangyarihan ng domain ni Dongfang Qingmo. Paano ito nangyari? Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Dongfang Qingmo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng Peak Earth Immortal na ganap na nabukod ang kanyang domain. Normally speaking, ang isang Peak Earth Immortal ay kayang ganap na ihiwalay ang kanyang domain. Siya ay isang walang talo na pag-iral sa kanyang nasasakupan.
Maaaring sirain siya ng isang Peak Earth Immortal Realm expert sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay. Tumalabas na kahit isang Heaven Immortal ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang Peak Earth Immortal Realm expert. Kung walang domain, hindi ganoon kalaki ang agwat sa pagitan natin at ng Peak Earth Immortal Realm expert. Sabi ni Alexander Yang na may malamig na ngiti. Kung ang domain ni Dongfang Qing mo ay hindi ang ice domain, marahil ay hindi niya magagawang ihiwalay ang pressure mula sa domain ng ganoon kadali. Gayunpaman, kasama ang Mystic Crystal Star Core sa kanyang kamay, ang ice domain ni Dongfang Qing mo ay hindi maaaring banta sa kanya. Sa katunayan, ang Mystic Crystal Star Core ay maaaring makatulong sa kanya na ihiwalay ang impluensya ng domain. Paano siya matatakot sa isang Sky Immortal na walang domain? Tumingin siya kay Dongfang Qing Mo. Sumilay sa mga mata ni Alexander Yang ang nakamamatay na hangarin. Humakbang siya pasulong. Sa isang twist ng Autumn Water Sword sa kanyang kamay, isang maliwanag na liwanag ng espada ang naputol. Sa pag-activate ng Heavenly Cycle Stellar Art, ang ningning ng espada ay naging meteor at winasak ang kawalan, nag-iwan ng gintong bitek sa pagitan ng langit at lupa. Direkta itong tumagos sa proteksyong mahiwagang artifact ng Eastern Green Gate, na nag-iwan ng hiwa sa kanyang pisngi. Bumagsak ang mga patak ng dugo. Abangan! Ang susunod na kabanata!